Isa-isang umiiwas itong mga nabanggit kahapon na posibleng mga pagpilian, no? Na kandidato para sa 2022 dito sa grupo na pinamumunuan ngayon ni Justice Antonio Carpio. Well, eh, siyempre, hindi naman sila obligadong ano ho eh, wala man silang obligasyon na hinihingi dito sa mga kandidatong ito eh, di ba? Yung kahapon na ginawang paglulunsad dito sa coalition, mga kaibigan, isang pro-democracy coalition na inilunsad kahapon, ito'y, ano ito? Mga taong merong paghahangad na mabuti sa bayan. Hindi ito mga politiko. Baka nagkakamali kayo. Kasi si Isko Moreno, eh medyo nagpapasalamat daw siya. Pero masama raw unahin muna ang politika. Eh, umaarte pa eh. Hindi ba ganun din yung ibang kandidato? Talagang hindi nga naman maganda kung politika pag-uusapan. Eh pero kailangan natin na pag-usapan. At itong mga taong ito, hindi ho sila politiko eh. Itong coalition, ito'y binubuo ng mga taong merong mabuting intensyon para sa bansa, laban sa ginawang mga kasalanan nitong administrasyong ito. Yan ang layunin nila, mga kaibigan. At nakita naman ninyo, kayo na makapagsasabi kung hindi totoo na sayang, di ba? Ang 5 taon ng Pilipinas na walang nangyari. Pinadapa tayo nito. Na walang inatupag kung hindi takutin, pumatay, manakot. Yan. Yan ang ginawa. Mga kaibigan, para matakban, maging smoke screen yan. Kasi wala silang programa. At nagsasamantala, di ba? Pinagsasamantala na lahat, pati pera ng taong bayan. Wala na eh, wala ka na makita eh. Ultimo yung inutang nila, wala ka na makita eh. Mga kaibigan eh. Iyan ang intensyon ng pro-democracy na isang bayanan. Para sa akin po, wala naman masama na itatag nila yan sapagkat initiative ito ng mga responsabling tao. Hindi naman mga irresponsabling tao yan. Di ba? Nililiwanag lang nila sa taong bayan na kailangan sa susunod na halalan ay pumili tayo ng mga taong merong kakayahan. Hindi katulad nito. Ibig sabihin lang, kabaliktaran nito. Di ba? Kaya, gusto nating maging presidente, ayaw na natin na walang hiya. Bakit tayo kukuha, pipili, ng susunod na mga mamumuno sa bansang ito na manggagaling sa hanay nila? Halimbawa, si Pacquiao, diyan galing yan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Diyan dumikit yan eh. Bakit natin ito pipiliin? Yan yung mga naghahangad na kumandidato. Di lalo na yung anak. Ang hinahanap natin o ang kailangan natin sa 2022, leader. Hindi babae, hindi baling babae. Babaeng leader. Hindi babaeng Hitler. Meron ngang nagsabi sa atin, hindi ka Percy, yung kasi nabanggit natin minsan, di ba may dugong German yan si Kwan, si Sarah? Hitler eh. Sabi nung isa, naku ka Percy, nandito ako sa Germany.
Nakapakababa ito ng mga German. Mingi tayo ng paumanhin kasi ano lang yun eh. Figure of speech lang yun. Alam naman natin, sabi pa nga niya, si Hitler o taga-Austria. Oh, alam natin ho yun. Eh, kumbaga, eh, di ba, pagka sinasabing, ano, si Hitler kasi identified na German. Di ba? Parang dito ngayon, si Pacquiao identified na digong nyo. Di ba? Oh. Eh, sabi dito sa binuong koalisyon eh, hindi tayo kukuha, hindi tayo pipili. Ang prinsipyo nitong koalisyon na ito, hindi nga political party ito eh. Initiative ito. Kumbaga, movement ito, kilusan, mga kaibigan, para sa pagbabago. Babaguhin natin ito. Ha? Ayaw na natin ito. Sipin mo, 5 taon, walang, puro kahirapan ang inabot natin dito. Ha? Pinulbos yung Marawi. Ang nagsasakay ng mauti, mga sasakyan daw na amiari, si Dennis Uy. Sus Mariosep. Drama eh. Ha? Kaya kita ninyo hanggang ngayon, wala. Yung Marawi. Oh, mga kaibigan. Ang ginawa nyo ron? Di ba? Kayo-kayo lang yun eh. Mauti, mauti. Oh, mga kaibigan. Eh ngayon, alam nyo ho, ha? Eh, itong koalisyon na ito kasi nagsasabi, sila Isko, nagpapaano pa eh. Ah, nagpapacharming para hindi sila mapagkamalang walang ambisyon. Ginagaya nyo lang naman si ano eh, si Vice President Robredo eh. Si Vice President Robredo, ang unang nagsabi niyan. Matagal na, di ba? Paulit-ulit na nga eh. Kasi, kuwan siya pa nga nagpapaalala eh. Ito, hindi ito political party. Itong ginawa ng isang bayanan. Ha? Ang sinasabi lang nila, kami ay nagsasama-sama para pangunahan ang pagsusulong ng pro-democracy government sa susunod na eleksyon para pangunahan ang mga pro-democracy candidates. Ha? Mga kaibigan, ang pagpili sa mga pro-democracy candidates. Pipili kami. Diba? At yun ang aming tutulungan, ikampanya. Diba? O, ano masama ron? Diba? Siyempre, yung mga politikong binanggit dito, merong ilan na nagkakaintindihan naman, hindi naman binuo ito para mamuliti ka na eh. Sinasabi na nila habang maaga. At least, alam natin kung anong paninindigan meron ng mga tao. Di ba? Katulad nito, mga justice ito eh. Di ba? Hindi naman mga politiko yan eh. Ang tingin ko nga, kaya pinangunahan ni Justice Carpio, wala naman siyang, mukhang wala siyang ambisyon na pumasok sa politika eh. Ang gusto niya lang, masiguro niya, matulungan niya ang publiko na ma-inform. Ha? Ito anya yung mga criteria binanggit natin kagabi, di ba? Binasa natin kagabi. Meron akong hinahanap na gusto kong mabanggit eh, na dito sa mga sinabi kahapon eh, diyan sa ano na yan eh, sa inilunsad na isang bayanan, mga kaibigan. Oh, not necessarily ito ho'y para sa kaliliwanagan ng mga ng publiko, hindi ho kasi ito political party, ito'y inisyatibo ito. Ha? Pagsasama-sama sa mabuting hangarin at layunin, mga kaibigan. Ang mga kasama rito, mga taong tumataya, nagtataya ng kanilang pagsasakripisyo. Yun, yun. Yun ang gusto lang
ipakita nitong inilunsad na grupong ito na meron tayong maaasahang grupong mamumuno ha para ang publiko ay himukin ha pangunahan ng publiko sa pagpili ng mga tamang kandidato. Oh, siyempre, yun ang susuportahan nila. Pero itong mga taong ito, mga iginagalang naman ito eh. Mga professional nga karamihan dyan, di ba? Mga retired government, public officials. Oh, si katulad ni Justice Carpio, na wala namang masamang record dyan, di ba? Katunayan eh, kung titingnan ninyo mga desisyon sa Korte Suprema, laging kasama si Justice Carpio kung saan ang tamang posisyon. Nandun siya lagi sa tamang posisyon. Kaya maraming, lalo na itong gobyernong ito, minura nga siya, di ba? Eh kaya sabi ni Justice Carpio, eh, isipin mo, minura ako eh. Di ba? Minura siya ni Digong Nyo. Oh. Eh, hindi ka niya ako nagtataka at nagagalit. Ha? Natutuwa pa nga ako eh. Kasi pati Diyos minura niya eh. Sipi mo, kasama ako dun sa minura niya. Eh, pati Diyos minura niyan. Oh, mga kaibigan, di ba? Oh, yun, mga kaibigan. Wala kasing issue eh. Walang issue kay Justice Carpio. Malinis ang pangalan niya. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon, ito, bumagsak ang remittance. Dalawa naman ang pinagkukunan natin. Pero ang pinakamalaki, yung mga OFW. Pero meron tayong mga overseas Filipinos, di ba? Mga naninirahan na sa ibang bansa. Doon na sila namamalagi. Oh, mga kaibigan. Bumagsak ang remittance, dollar remittance. Bilyon eh. Ang laki. So, sa madaling salita, wala na tayong matatawag na ekonomiya ngayon. Tapos eh, mababalitaan mo, pinagkakabalaan pa ng mga gago, magtayo raw ng Department of OFW. Panloloko yun. Isa pang hindi totoo yun. Mga kaibigan, bakit ikanyo? Eh, wala na tayong deployment eh. Hindi ba? Hindi lang dahil sa kwan. Lalo na ngayon sa pandemya, di ba? Limitado na ang nakakaalis ngayon ng mga kababayan natin. Oh. At hindi pa yan. Hindi natin alam, wala naman tayong nadadagdag na ibang bansa na nag-a-accommodate ng OFW. Oh, bakit ka magtatayo niyan? Departamento 'yan, ha. Katumbas na 'yan ng Department of Labor. Isipin mo ang workforce niyan, gaano kalaki 'yan? Mga kaibigan, gaano kalaking pondo ang kakailanganin mo diyan? Saan mo kukunin 'yan? Yung pampapasweldo 'yan, yung operational niyan. Ha? Saan mo kukunin 'yan? Nanloloko lang yung mga yan. Di ba? Nanloloko lang tong administrasyong ito ni Digong Nyo. Puro deception ito eh. Deception tsaka distraction. Yan ang alam nito. Pero tanungin mo, tinan mo, walang nangyayari sa kaso ng COVID. Yung bakuna raw, inaprubahan na niya na yung AstraZeneca, kesyo gamitin na raw lahat, ewan ko saan niya pinagagamit. E di ibig sabihin, no, hold nila yung bakuna. Kukunti na nga eh, tinatago niyo pa. Mga kaibigan, di ba? Oh, ang laking katarantaduhan eh, di ba? Puro,
Ano kaya binabalak nila riyan? Ha? Gamitin pang utang na loob ng tao sa kanila? Yung mga nasa business sector na hindi makausad yung ekonomiya nila, yung negosyo nila. Kaya nakaka-apekto yan ng malaki sa pagbagsak ng ating ekonomiya. Ayaw nilang payagan na magkukusa na sila, na sila na ang direktamenteng makikipag-transaksyon sa mga kumpanya na o manufacturers ng bakuna. Sabi pa nga nung isang negosyante, kasi hindi makagalaw yung kanilang kwan eh. Yung kanilang negosyo eh. Kailangan nilang umangkat para magamit sa sarili nilang mga empleyado. Oh, para sa ganun eh, buhayin ulit yung kanilang ekonomiya, di ba? Ekonomiya nila. Na makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas, eh ayaw nilang payagan na magangkat. Bakit? Ang kasunduan daw, pagbibili ka ng 100 piraso, kailangan may additional na 100 para bibigay mo sa gobyerno. Jesus Mar Yosef, napakalaki na ng utang ng Pilipinas. Ngayon lamang taon eh, meron ng inaprobahan, di ba, na utang ang World Bank na 900 million. Mga kaibigan, para sa buwan pa lang ng Marso yan, ha? Tatlong hati yun, yung $900 million na yun. Bukod pa dyan, may listahan eh, na nilabas eh, galing sa Department of Finance eh. Meron na naman silang inuutang ngayon. Di ba kaya pinautang yan eh para gamitin sa bakuna? O eh para saan yan? Merong isang latest na utang na hindi mahawakan ng gobyerno. Ha? Kundi inaprubahan yun, pero kung gagamitin sa bakuna yun, hindi dadaan sa kamay ng gobyerno. Dapat ganun eh. Mas mabuti pa yun eh. Di ba? Mga kaibigan, kaya lang, napakabagal ng kumilos nito. Wala nang nangyayari. Kaya palaki na ng palaki ang bilang. Yun ang totoo. Hindi ba? Yun ang totoo. Pagdating sa mga Pilipinong uuwi po dito, napakaraming bawal. Ha? Napakaraming rekubeko. Pero, hindi nyo ba alam, patuloy ang pagpasok ng mga incheck dito sa bansa na nagpapalaganap ng COVID dito sa Pilipinas. Tingnan ninyo nangyari sa Pasay, oh. Di ba? Diyan nagsimula ang pagsabog ng lagim ng COVID eh. Kasi po eh binuksan na diyan yung mga ano, di ba? Yung mga tawag diyan, yung mga bahay aliwan, ang mga customer lagi incheck. Oh, pero wala akong nababalita ang incheck na namatay sa COVID dito sa Pilipinas. Di ba? O nagkasakit ng COVID. Yung mga nagpupuntang incheck dito. Sino may kasalanan? Isa sa may kasalanan. Yan, si Teddy Boy Pinger Loxin. At saka yung mga congressman na masisiba sa suhol. Ha? Oh, yeah, bakit? Ba't sila nagkaroon ng kasalanan? Aba, hindi nyo ba alam? Pag may sulat ang congressman, papasukin ng 10 incheck, nakalagay lahat ang pangalan, papadala sa DFA, kay Teddy Boy Pinger. Ha? Oh, tapos eh, papadala naman ni Boy Pinger sa embassy sa China, ng Philippine Embassy, para bigyan ng visa lahat yan. Kung ilan ang request. Isang nagre-request dyan, yan si Concepcion, matakaw pala yan, ano? Ng 2nd District of Manila. Sa bayan ko ay isa ang nahihintay. Dito'y wala ang pagtutunan.
Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, JB Bonjing Ejército. Buhay lang